Bagay na bagay naman pampainis sa tiyan ngayong malamig na panahon ng ating midnight snack. Ito yung specialty ng isang panaderya sa Pasig na niluluto raw sa makalumang paraan. At tulad kahapon, baka kaiba na naman ang pangalan nito. O, balita ko, Igan. Yung isa dyan, kakaiba rin ng hugis at hating gabi raw talaga kung gawin. Ito ang sagot. Titikman na naman para sa atin ni Mikael Daes. Ang hiyahay namin sa inyo ngayong gabi ay isa sa pinakapaboritong merienda. Ang tinapay na minasa at niluto sa pagod. Siyempre, makalumang paraan yon para sa isa sa pinakamatandang bakery sa buong Pilipinas. Ang panaderya ni Masalang. Ang may-ari nito, inspirasyon niya si Jose Rizal. Kaya siyempre, noong 1919, 20 years makalipas ibaril si Rizal sa Luneta, pinangalan niya ang panaderyang ito na Dimas Alam. At trivia lang, yun ang pen name ni Jose Rizal. Kinalaban niya ang mga dayuhan sa pamamagitan ng pagsusulat. Bago pa man niya isinulat ang nobelang Noli Metangere, sumulat din siya sa pahayagang La Solidaridad at gumamit ng maraming alias tulad ng Dimas Alam. Isa itong malalim na Tagalog na ang ibig sabihin ay untouchable. Bakit inspirasyon ng lolo niyo si Jose Rizal? Dahil naniniwala ang aking lolo na sa mga adiktain na pinaglaban ni Jose Rizal dati. At siguro dahil doon naging number one fan siya ni Rizal. 24 oras bukas ang panaderya. Kaya't magdamagan din ang paggawa nila ng mga tinapay. At kahit anong oras, hindi raw ito nawawalan ng customer. Ate, di ko akalain. Na? hindi po yan linya sa aking bagong teleserye na With a Smile. Yun ang bestseller dito sa panaderya Dimas Alam. At kakaiba siya. Para siyang anak ng otap at puto seco na may asukal. Ito yung tipong pagkain na pinapapak mo lang na pinapapak. Pero bakit kaya di ko akalain ang pangalan nito. Di ko akalain masarap pala to. Isa pang bestseller sa panaderya ang pambonete. Tuwing alas 12 ng madaling araw, binibake ang tinapay na ito. Paborito raw itong midnight snack ng mga taga-Pasig. Sinlaki ito ng kamao ng isang sanggol at parang hugis bonnet. Ah, ito na! Tinapay lang pala. Ito ang pambonete. Ay, ang ini pala. Yan ang pambonete. At dito sa Pasig, nung unang nakita ito, ang sabi nila, pambonete. Diba, yung bonnet. Hanggang sa dumating sa araw, nadinikit na nila lahat yan. Pambonete. Pambonete. O, diba? Sa tinagal-tagal ng panahon, pareho ang lasa ng mga tinapay noon sa ngayon dito sa panaderya Dimas Alam. Papano? Ang mga panadero rito ay apo na ng mga naunang panadero. Kahit nakapikit daw sila, kabisado na nila ang timpla ng bawat produkto. Okay guys, busog na ako. Sana ginugutom na kayo. At syempre, mainit-init pa ang kwento ng kasaysayan na pinanood ninyo. Pero bukas, meron pa yan. Ako po si Mikael Daes, ang kasama niyo matatakam at mabubusog dito lang sa Midnight Snack. Bye guys!